Sharnan na dismaya sa pag-takedown ng reaction video niya. Time limit daw ang kinatalo ni Shayee. At dahilan kung bakit ayaw mag-pay-per-view ni Arik sa flip-top. Ito pala ang dahilan. So tara. Dahil nga sa may pa-pay-per-view ang nakarang event ng PSV sa Davao, expect naman talaga natin na meron talaga mag-a-upload nito. Dahil nga dito ay nakakuha si Sharnan ng copy sa labang Shayee vs. ST at agad niya itong ginawa ng reaction video. Yung kay Shayee kasi alam mo yung istorya niya, ang haba ng istorya pero mahaba yung kinukuwento niya pero bibigyan kanya napakagandang bomba. Napakagandang punchline. Mahaba yung kwento pero putang ina, sineset up ka lang niya para sa isang napakagandang punchline. Si Six Threat, every 1, 2 or 4 lines masiksik, which is mas maganda kasi pagdating sa battle rap sa ngayon. Gusto tang ina, ako gusto ko manalo si Shayee kasi ang kati din talaga ng mga sinabi niya eh. Pero kung sa estado ngayon ng battle rap, mas para sa akin, mas mapupunta kay Sixth Threat yung laban na to. At wala pang isang araw ang nakakalipas ay tinakedown ito ng PSP at agad itong na-delete. Di naman naiwasan ni Sharnan na madismaya dahil aniya, marami naman daw gumawa ng reaction video sa labang Shayee vs. ST. Bakit video niya lang daw ang na-takedown? Yung ginawa kong reaction video, yung Sixth Threat vs. Shayee, alam nyo na kung sino. Kaso, ginawa nilang report ay copy strike, which is pangit yun sa channel kasi parang warning shot yun eh, yung copy strike. Anyway, wala man ako magagawa kung ginawa nila yun na tinakedown nila yung video ko dahil karapatan naman nila yun. Kaso nga lang, pinagtataka ko bakit ako lang. Kasi maraming mas nauna sa akin dahil nga meron silang pay-per-view. So, ang dami na mirata, ang dami nag-upload sa YouTube, ang dami nag-upload sa Facebook, at hanggang ngayon, meron pa rin. Tapos meron si Jonas na reaction video sa Shayee vs. Sixth Threat na meron pa rin. So, chinek ko lahat. Ako lang yung tinakedown yung video sa hindi ko malamang dahilan. Kung claims, okay lang sa akin eh. Kasi matagal ko nang ginagawa yung reaction video. Dati pa, wala pang pandemic, gumagawa na ako ng reaction video. Hanggang sa gumagawa ako ng reaction video sa mga kanta. At sila Flowgy, sila Skastakli, after a week, kiniklaim nila yung video ko. Okay lang sa akin yon, kahit sa kanila na mapunta yung kikitain. Eh, kasi ako, kaya ako gumagawa ng reaction video. Napakarami kong taga-subaybay na interesado sa opinion ko. At kalayaan nating lahat magbigay ng opinion. At kaya ako rin ginagawa yung reaction video. Dahil sobrang dami kong subscribers sa YouTube na gusto nila mapanood ako gumawa ng reaction video at isa sa dahilan talaga yon kaya ako gumagawa ng reaction video. Kaso ayun nga, tinakedown yung Shayee vs. Sixth Threat. Hindi ko alam kung bakit ako lang, pero kalayaan nila yon, ibibigay ko na yon. Masasabi ko lang, hindi ako titigil. Hindi nila ako mapapatigil na magbigay ng opinion dahil kalayaan ko naman to. Lahat tayo merong kalayaan sa YouTube, sa Facebook, sa social media, lahat tayo may kalayaan magbigay ng opinion sa kahit sino. Hindi nila ako mapapatigil sa ginagawa kong to dahil napakaraming nakasubaybay sa akin na nag-aabang sa gantong content na ginagawa ko. At ipinapangako ko, hindi ako titigil, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa ng reaction video. Pero yun nga, baka hindi na ako maagawa dun sa mga battles nila dahil mahirap naman makapi strike ulit. Matagal kong pinaghirapan yung YouTube at hindi ako papayag na dahil lang sa ginawa nila ay mawala yon. Pero yun nga, tuloy-tuloy pa rin tayong gagawa ng reaction video. Hindi ako titigil, hindi nila ako mapapatigil sa kalayaan na meron ako at gagawin ko to dahil gusto ko at maraming nakasubaybay sa akin. So, ayun. Sa kabilang balita naman, in-upload na nga agad ang laban sa pagitan ni Shayee at ST dahil maraming nga nag-re-upload ng nasabing laban. At dito nga ay nalaman natin na malaki ang naging epekto ng mga overtime ni Shayee sa naging laban nila ni ST. Yung round 1 niya pa nga daw ay umabot ng 13 minutes. Ito, kakaiba yung naging
pananaw ko sa pagboto ko dito eh. Kasi ano eh, naging stricto ako sa oras. Kumbaga kasi ano to eh, tournament to ng ano eh, ng Matera Mayaman. Siyempre, para maging patas, yun na lang yung parang word doon. Para maging patas sa both MCs, naging stricto ako sa oras. So sa round 1, si Shea, meron siyang 13 minutes. Si Sixth Threat naman, meron siyang 8 minutes. Kumbaga yung basehan ko dito para sa ano sa pagboto each round is yung ano kung sino yung pinaka maikse yung minuto. Yun na lang yung sinundan ko. Kasi kumbaga para sa walang pinagkaiba sa boxing, di ba? Kung tumunog na yung bell, hindi ka na pwedeng sumuntok eh, di ba? Kasi yung oras kasi importante kasi yun kasi sobrang daming maibabato mo kapag kalahati yung minuto na nilamang mo sa kalaban eh. So bale, para sa akin mas siksik pa rin si Six Threat sa round. Masyadong redundant dito si Shea kasi ang haba ng rounds niya. Maraya tapos siya doon. So para sa akin, bagamat natalo si Shea dito, pero panalo siya pagdating sa pagiging entertainer, pagiging artist niya. Napakita niya yung gusto niyang sabihin. Pero battle tayo, kailangan sumunod tayo sa legalities dito. Para sa akin, nanalo si Six. Punchline nila, yung mga angles. Mas lamang sa angles si Shea. Para sa akin kasi mas maraming angles si Shea. At yun yung naging dahilan na bakit sobrang haba ng rounds niya. Kasi hindi niya agad na ipaparating sa punto niya na ano. Pero puma-punchline siya ba eh. Yung una niyang angle, biglang papasok ulit dun sa... Nakumukonekta ba? Yun, pero nga, masyado nang mahaba yung iba. Stretch, kumbaga. At sa huling balita, kinatuwa nga ng marami ang pa-pay-per-view ng PSP noong nakarang event ng Davao. Dahil kahit nga malayo ka at di makakapunta, ay mapapanood mo pa din ito ng live on screen. Pero maraming nang nagtataka ng mga batter of fans, bakit hindi daw ito gawin ni Enigma sa flip top? At ito pala ang dahilan. Wala pang official na upload mula sa channel ng Pangil sa Pangil at hindi na nakakapagtaka kung maraming mag-re-upload. Nasa Pilipinas tayo. Maraming gagawa niyan at wala eh, nag-pay-per-view sila eh. Si Enigma ayaw niyan. Kasi alam niya yung komplikasyon sa bagay na yan. Ayaw ni Enigma yan. Tsaka iba pa rin yung live. Yung manonood ka mismo sa live, yung magsasakripisyo ka, yung maglalaan ka ng oras, ibang pakiramdam yun, ibang memory yun. Maraming nanonood ng live na sinasabi nilang iba yung live. Ayoko nung ano, ayaw nila nung nasa bahay lang, magbabayad ng 100 pay-per-view. Mas gusto nilang maramdaman live kung ano yung aura ng rap battle o flip top. Pero iba talaga yon, kakaibang experience yun. Pagod, biyahe, pero may maikukwento ka in a future kung gaano kasarap yung... So kung kayo ba ang tatanungin, gusto niyo din bang magkaroon ng pay-per-view ang flip top? At sa tingin niyo kung di masyadong overtime si Shea, tingin niyo ba kaya niyong makuha ang panalo kay ST? Kung ano man sa loobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.